Hello guys, mga ka-driver, ka-truckers, at ka-manubela. This is Ryan Pangisban. Welcome back to my channel, the Mangyan Trucker Blogger and the Canada Dreamer. So, hello guys, ano? Pag-uusapan natin ngayon ay ang kung bakit tayo magpapalit ng gulong. So, papasok na tayo ngayon sa summer. So, iiwanan natin muna ang winter, no? Ng ilang buwan. So, kung bakit tayo magpapalit ng mga gulong. So, ano-ano ba ang mga dapat palitan sa gulong, ano? At kung bakit. So, panoodin ito. So, nung una guys, mga ka-driver, ka-manubina, manubila ko, no? So, ganito lang rin yung gulong ko. So, dahil ayan na, no? Magsasummer na. Dati punong-puno itong likod namin ng yelo. So ngayon ay yan na lang natitira, no? So yung winter ay iwanan natin ng ilang buwan. So ito yung winter tire o winter na tire kalimitan ginagamit. So yan ay hindi nakamags, no? Kasi yung 90% ng mga Quebecwa o mga taga-Quebec na gumagamit ng rim laang tuwing winter, no? Kasi sayang naman daw yung kanilang mags, hindi nakikita. So ganyan din dati yung gulong ko. Ayan, so magpapalit na yan sila ng mags. Ayan, nakahanda na, no? So, ayan, dalawa yan sila magpapalit ngayon kasi nung nakaraan nagpalit na kami. So ayan, naka winter kuwan pa rin sila, winter tire. So ayan, no? Kailangan magtatak siya ng winter tire, no? Winter tire, kasi pag hindi dito bawal yan, matitikitan ka. Ayan, so naka winter tire pa rin sila. So 90% nga naman ng gumagamit dito sa Quebec, Canada ang hindi mags. So sayang kasi yung mags hindi nakikita, hindi katulad ng summer. So makikita yung kagandahan nga naman. So sila ngayon magpapalit na dahil papasok na yung summer. So ako nung nakaraang linggo nagpalit na ako. So ito yung gulong ko noong, ito yung gulong ko noong winter pa. So bawal kasi hindi naka winter tire, no? Kung nadisgrasya ka, malaki yung perwis yung mangyayari, pati ang bayad mo sa pulis, o magkakaroon ka ng malaking problema. Matitikitan ka naman kapag hindi ka nadisgrasya at nahuli kang hindi winter tire, ha? Tandaan nyo yan sa mga pupunta dito sa Quebec, Canada. So sa Quebec lang yan batas, ano? So ito na yung naglagay ng mags. Ayan na, so nakamags na yung iba kasi papasok na yung summer, no? Naka lagay naman dito kung summer tire na, ano? Ayan na. So umuulan na guys, no? Ayan, so yung mga gulong na yan gagamitin lang uli yan kapag winter tire na, winter time na. Ito na yan, nandyan lang yan nakaparada. Kuha na guys. So mamaya kukuha tayo ng impormasyon dun sa ating kasama kung bakit ano ang nakalagay sa batas dito sa Quebec, Canada. Yun yung sasakyan ko. So yan siya, naka mags na ako. Ayan, so kitang kita muna yung mags, ha? Ayan siya, pasok na tayo guys dahil umuulan. Next time naman. So guys, sa mga nagbabalak na manirahan o nag-a-apply dito sa Quebec, Canada, so may kunting ako lang ipapaalam sa inyo, no, tungkol sa mga gulong nating ginagamit. So hindi rin kayo pwedeng hindi magkaroon ng sasakyan dahil pagka winter time, no, winter season, dahil sa sobrang lamig, baka manigas ka sa kalsada, no? Kaya alam ko magkakaroon ka rin ng sasakyan pag ikay pumunta dito sa Quebec, Canada. So may batas dito sa Quebec, Canada na during winter time kailangan ang gulong mo ay pang winter din. So pag hindi at na disgrasya ka, doble ang magiging perwisyo mangyayari sa buhay mo, no? Kasi yan ay nasa batas dito, pinagbabawal ang gumamit ng summer tire during winter time, no? So ang kalimitan naman na ginagamit ng mga ayaw ng magpalit o magbaklas ng kanilang mga gulong ay all-time season tire. All-time season tire. Yung pwede mong gamitin sa lahat.
yun ay medyo may kamahalan lang, ano? So, mga triple siguro yung bayad. So, hindi ka na magpapaklas, di ka na magpapalit ng gulong mo. Summer time man yan, winter time man yan, no? Kasi kapag bumili ka ng winter tire lang, medyo malambot yan tuwing summer. Kasi malambot yan dahil ginagamit tuwing winter lang. So, ang nagpapatikas ng tudo dyan ay yung yellow. So, kapag ginamit mo siya sa summer time, yung tire ng winter, so, hindi aabutin siguro ng 3 months. Kapag marami kang lakad, pud-pud na yan. Eh, naglalambot yan sa sobrang init. So, kailangan mo magpalit ng summer tire. No? Yun nga ang kaibahan ng for winter lang ang binili mo at pang summer lang. Kailangan mong dalawang mugs, dalawa rin gagamitin mo. Isang mugs at isang rim, no? Katulad niya sa akin. So, medyo masipag naman ako magbabaklas. So, bumili ako ng sasakyan na one seasoning lang yung mga gulong, no? So, yung mugs ko ay pang summer at yung rim ay pang winter. So, at kalimitan kasi, no? Yung mga ibang ginagamit ng mga truckers na o kaya mga heavy duty mga light vehicles eh mayroon kasing bakal yan sa gulong. So maingay yan kapag nasa kalsada ng pag summer na, no? Malalagatik yan. Kasi may gulong siya pang spike sa yellow. So kailangan tanggalin yon tuwing summer, no? Papalitan mo yung gulong mo ng ganon na pang summer time, no? Yan yung batas dito. So, alam nyo, ang pag natigitan ka dito, so may magkakaroon ka ng tawag dito, bad record sa iyong lisensya, no? Kaya kailangan sumunod tayo sa batas, no? Kaya lahat ng papunta rito o nagbabalak mag-apply dito, so alam nyo na yung mga hindi dapat at dapat na gamitin gulong tuwing season. Kung anong season, dapat ganun din yung gulong nyo. Kung gusto nyo lang hindi nagpapalit, ay pumili kayo ng gulong na pang all-time season tire. No? Medyo mahal lang nga lang, pero hindi ka na magbabaklas. Ilalagay mo na siya sa mugs para linis ka na lang ng linis ng gulong mo, hindi ka na magpapalit, hindi ka na magbabaklas. No? So, yun lang, ano? Mula dito sa Quebec, Canada, is Ryan Pangisban. At ang YouTube channel ko ay Mangyan Truckers Vlogger, no? The Canada Dreamer.